Mga clients, itong practice natin at subukan din natin itong automatic oil regulator. So, ito yung salamin. Ayan, makikita dito na, no? Ito, silicone kasi ng itim. Yung yan yung sinasabi ko dati na itim ng silicone na nabili ko. Kaya, pero kita pa naman ng konti. Ako lang kung kita pa dyan sa camera. So, sa sunod, baka palitan ko yung silicone. Pambahay pala to. Ayan. Sabi ni sir, pambahay daw na heavy duty. So, itong performance to, pang heavy duty na rin. Ang palambot daw niya sa North Caloocan. So, ito, si sir. Shout out pala kay Sir Gilbert Abarca. Ito, hindi pa natin pininturahan to ng ayos. Kasi ipapartis pa eh. So, titingnan din yung leaking. So, yan. So, ito pala mga clients. Hindi na ganito yung ilagay natin, so para makatipid tayo. Kasi sinishare ko lang din, baka kaya nyo i-DIY yung kabitan nito. Ito, kumuha ako ng isang maliit. Kasi ito kasi 1/4. Yung sa loob nito, mga yung halos malaki lang ng konti sa butas na dito. Tapos ito, ganito siya, oh. Matigas na. Sa dini-DIY ko lang to. Yan. Wala ko ng solid na bakal na ano dito sa butas na to. Ayan, lumaki lang siya. Ito maliit to. Maliit ang butas niyan. Kesa dito kasi na ano na. Pumasok na siya dito eh. So, masikip din naman siya. So, try ko dito kay sir kung talagang umubra ba to. So dito sa tingin ko parang napaiksi ko mabuti. Napaiksihan ko ng gusto. So ayan, bawas gastos to. Pag hindi na tayo bibili ng ganito, ng brass na elbow na threaded. So ito, kung kaya nyo butasan yung ganito, mas maganda para makabawas gastos. So, ipapasok na lang dito. O lagyan nyo ng konting langis para pumasok. Siguradong silyadong naman to. Yan. Ito, hindi ko pa nalagyan ng holder niya. So, ito yung langis. Yung oil level regulator. Indicator, oil indicator. So, dalawa to kay Sir Gary. Yan. 5 inches lang. Para sa kanyang ang tawag niyan, mamihan. Yan, shout out kay Sir Gary. So, kay doon sa Caloocan. Yan, tatry na natin. Mga clients, pipreate lang natin. Para tayo natin pag uminit ang uminit. Ayan, wabuksan na natin yung ating tingnan natin kung gagana ba yung ano, automatic oil regulator. Kita din natin yung saan yung nakalibil niya. Malalaman niya natin doon pag tumaas yung apoy. Ayun na po, tayin lang natin ang uminit para kita natin yung performance ng gas. Ayun po, makikita niyo pag yung mainit na, ayan na po yung apoy niya. So, kahit maliit yung air nozzle niyan, so talagang malakas yung gagawa na malaki yung butas natin dyan. Nasa 2.5 po yung butas, kaya pressurized pa rin siya. So, ayan po, gumagana na yung kanyang oil regulator automatic, pero talaga natin ko kulang, baka magpagpuntagal. Pit to dito, pero ito pwede naman ilagay sa ilalim, kaso lang hindi sa ngayon, hindi ba pwede kasi ayaw ko kasi yung mataas to dito, kasi halos karamihan ang gusto nyo kung malalaki yung kaldero na gamit, kaya abutin yung tanki. Kung itaas natin to, pwede itong ano natin dito sa ilalim ilagay, lalim ng tangke.
Ito naman sa side, hindi pwede kasi pag marami yung langis na ilagay ay tatama siya, so hindi siya gagana. So yan po, gumagana na siya. Humina siya ng humina. Kahit nakatuloy yung bukas. Ayan o, humina siya ng humina. Kita ba? Hindi siya nung kita. Ayan o. Maganda talaga puti dito. Lagyan na silver pala. So ayusin. Ito na lang kulang ko papalitan. Okay. Po yan, oh. Kahit pambahay lang yan, napakalakas po yan. Kanya po kalakas ng ating pambahay.